Kasunod ng nadiskubring wasak at halos nakalbong bahura sa Rosul Reef at Escoda Shoal, isang sandbar naman malapit sa Pagasa Island ang tinambakan ng mga patay at durog na coral. Sa lugar na yon, lagi nakaharang ang barko ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessel. Nakatutok si Joseph Moro. Imbes na mga natural na buhangin, tambak na mga patay at durug-durug na mga corals ang nadiskubre nitong Biyernes sa Sandy Cay 2. Isa ito sa apat na case of sandbar na matatagpuan sa bungad lamang ng Pag-asa Island sa kalayaan na may layong 3 nautical miles o halos 6 na kilometro lamang. Dito nakaharang araw-araw ang barko ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessels. Kumpara sa Sandy Cay 1 na puro buhangin, ang tambak ng mga coral sa Sandy Cay 2 halos yung taas na ng tao. Bago makarating sa Sandy Cay 2, may barko ng Chinese Coast Guard na sumubok pang humabol sa mga pumunta roon at bumusina pa. Hinihintay pa namin ang panig ng AFP Western Command. Matatandaan sa pag-inspeksyon ng Philippine Coast Guard sa Rosul Reef at Escoda Shoal, ubos ang mga coral sa ilalim nito. Ayon sa ilang maritime law expert, ganito ang karaniwang ginagawa ng China bago nila simulan ang reclamation na pagtatambak ng mga artificial island. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.